Dito pa rin po tayo kay Kuya Will Mendoza. So ngayon po ito po ipipicture natin. Nakikita nyo itong container. Container or empty damaged water heater. So tinapon nila, pinulot lang po natin. At ginawa natin paso. Ang laman niyan, mga toyong carton boxes. At mga toyong dahon ng mga toyong dahon tulad ng kalabasa. So ito po yung upo. So ito is another experiment kung magiging maganda ang tubo niya. Kasi dito, alam niyo naman, mainit. Tapos wala siyang natural na lupa. Kung mabuhay siya, well and good. Kung hindi, okay lang din. At least nasubukan natin na pwede pala dito mabuhay. Kung gusto mong magtanim, nakakita ka ng space, pwede pala makapagtanim at pwede pala mabuhay. Ang nakikita nyo po ngayon, ito yung mga kinukompost nating carton boxes. Carton boxes, hindi siya maganda kung hindi nyo hahaluan ng lupa. So maganda kung haluan mo ng lupa. Or mga tuyong dayami. So ang ginawa ko, yung carton boxes natin, binasaan natin, at hinaluan ko ng tuyong dayami. So it will take a process. So sinilyado ko para yung mga bacteria o virus ay hindi pumasok katulad ng langaw. So yung nakikita nyo po, pinaghahalo natin yung dayami or dahong tuyo at saka carton boxes. Ito na po yung ating bottle gourd or upo. Kung napapansin nyo, ito, yung container niya, ito yung sirang water heater. Na nilagyan natin ng carton sa mga puto, mga tuyong dahon ng mga halaman. So pinaghalo-halo po natin diyan. So malaki na siya din. So ngayon ng panahon ng tag-init, hopefully ito mag-grow. Saka may yung katabi niya, meron siya tumubong sweet melon. Kaya hindi ko na siya pagapangin kasi mabigat. Maliit lang yung magiging trellis natin dito. Ayan. So puro karton dyan eh. Normally, kung ito itatalim sa magandang lupa siguro, baka tumubo na maganda. O bumunga na maganda. Pero tingnan natin. This is also another experiment. Upo ha. Upo. Ito ay dapat ay pinapagapang. May trellis din dapat. Ayan. Mukhang healthy naman siya. Meron ding mga kunting hayop. Itong hayop. Mukhang healthy naman. Hopefully, magtuloy-tuloy siya. So, dito natin papagapangin. Puro semento eh. Mainit na, desierto pa. So, another experiment. Pag nag-grow to, di salamat. Pag hindi nag-grow, okay lang din. At least meron tayong libangan dito, taniman. So, ang length niya ngayon ay mga siguro half meter na. Ang length ng kanyang mga ng stem niya, ng paggapang niya. Mukhang kung yung mga to yung dahon ng kalabasa yan eh, saka watermelon dati eh, sweet melon eh, halo na kalabasa pala saka sweet melon. Kung mag-grow siya ng ayos, di maganda kung mamunga siya. Kung hindi, okay lang din, pero nakita mo, green na green siya eh. Mukhang healthy.